70, 80, 90. Nandito ako ngayon sa Rizal, no? Meron tayong re-review na motor, itong ADB 160. Matte red LED light, LED signal light, tapos naka disc brake yung front brake. Yung shock niya, ang ganda ng shock niya, oh. Solido, Showa. So check natin yung panel board niya, no. Start na natin to. So yan na, yung 00 na. Meron siyang adjustan dito. Pwede na natin papakalaman yan. Dito yung mga average trip, battery, tapos yung time, then yung RPM niya, gas, trip. So dito muna tayo sa left side handle, no. Ito yung low and then yung high. May indicated light dito na lumalabas kapag naka high. Then busina. Tapos ito yung signal light. So check muna natin yung signal light nga, no. Check natin sa harap. So yun yung signal light nyo, oh. LED. So kulay yellow. Ito yung standard natin na ilaw, ah, sa signal light. Hindi pula. Hindi blue, hindi puti. Ito na may sa likod. So, doon naman tayo sa right. Same lang naman. Tapos yan. Tapos check natin, may hazard to, eh. Ang hazard niya, nakalagay dito sa right side. Ito yung idle niya. A off and then A. So may indicator light ulit. So check natin. Ito yung tsura niya sa harap kapag naka-hazard. So maganda yung ADB kasi naka built-in na yung hazard na di mo na kailangan magpagawa mismo ng hazard, no. So silip tayo sa likod. Ito naman yung sa likod niya, no. Yan, no. Check din pala natin yung fuel tank niya, no. Nanapin natin ng on. Yan. Ito yung fuel tank niya. Parang nasa 7 liters din ata yung gas capacity nito, no. Sa seat naman, ito lang naman yung pindutan yan. Seat tsaka fuel. Ito yung under seat niya, no. Tingin ko kasha dito yung half face na helmet. So malaki yung storage niya, no. Shoutout muna natin yung katrabaho natin na nagpahiramento, si Harvey. Shoutout sa'yo, salamat. Tsaka shoutout din pala sa anak ni Ma'am Mets, no, na si Marcus. Belated happy birthday din natin na bati nung mismong birthday. So habol tayo, belated happy birthday. Start na natin. Test ride na natin tong motor. Check natin kung kaya natin ng 100. Let's go na. Itong ATV na to, wala pang isang taon. Sobrang smooth na smooth pa yung makina na ito, no. Tsaka yung belt niya halos bago pa. Hindi pa ata nagagamit sa long ride tong motor na to, no. Sa seating position na ito, mas okay yung seating position na ito kasi naka-straight body ako. Hindi tayo nakakuba unlike dun sa Aerox, nakakuba kasi dun, eh. At saka maganda rin yung seating position ng NMAX, napaka-komportable. Nandito ako sa Murong. Ginawa talaga itong motor na ito para sa dalawang purpose, yung city drive tsaka adventure drive. Ang ganda ng gulong niya, eh. Pang rough road talaga, di ba? Pagdaan tayo dito sa kanan, medyo traffic dito sa kaliwa, eh. Dito na lang tayo magte-test ng motor. Try natin, ha. Smooth na smooth yung makina niya. Pag test ride ako dito sa Murong Rizal, wala kasi masyadong sasakyan dito. Dati kasi sa Commonwealth ako nagtitest, medyo alanganin yung daanan dun kasi maraming sasakyan. Test ulit natin. Medyo malabo, inismoke niya raw ito, eh.
parang masarap kumuha ng bagong motor, tapos ADB ang kukunin mo, no? So ito, maluwag, test natin. 70, 80, 90, 100. So 110 tayo, mga pops. Woo! Medyo short yung daanan. Pag maikli yung daanan, huwag natin ipipilit. Ah, no entry. No entry. So ikot tayo. No entry pala. So tayo ikot. So dahil no entry, patry ulit natin. Kahit yumuko ka, yung hangin, tatama pa rin sa katawan mo. Design kasi itong motor na to pang adventure talaga, tsaka city drive lang, hindi pang parera, no? Pero kaya niya yung 120, short lang tayo sa daanan. Saka ang ganda ng preno niya, oh. So dito tayo dadaan. Piesta na naman siguro dito, kaya no entry. Maganda na rin na medyo mahaba-haba yung oras natin na gamit itong ADB 160 na to, no? Sana all may ADB 160. Ang ganda ng windshield niya. Hi. 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 So, sorry. Ang ganda ng panel gauge niya, oh. Lahat ng information na gusto mo makita sa panel board mo, nandito na. So, ma-adjust mo kung ano yung gusto mong makita sa panel board mo. So, napakaganda ng motor talaga na to. Ito lang yung latest na nawakan kong motor. Na-satisfy talaga ako dito sa design niya. Napakaganda ng design niya. Comfortable sa seat. Tapos, ang ganda rin ng gas capacity niya. Talagang pwedeng-pwedeng pang long ride talaga. Eh, kung di ako nagkakamali, nasa 7 liters to eh. So yun, tapos na yung pag-review natin sa motor na to. So salamat ulit sa nagpahiram. Quick review lang naman ng motor, no? Thank you for watching my vlog, Russell Moto Vlog. Peace out!